Hello, so this is Sir Marvin. Before we start solving problem, consider subscribing to this channel. Thank you so much. So for the problem that we're going to solve here, so this is about basic soil properties and weight volume relationship in soil. So our problem here, so the moist unit weight of a soil is 17.7 kilonewton per cubic meter and the porosity is 0.4. If the specific gravity of the soil solids is 2.67, calculate the following. For letter A, dry unit weight in kilonewton per cubic meter. Letter B, void ratio. And letter C, water content in percent. So, let's first list down all the given in the problem. So, given dito class, yung moist unit weight. So, our moist unit weight is 17.7 kilonewton per meter cube, no? Cubic meter. Alright, so we also have here porosity, which is equal to 0.4. We also have here specific gravity of soil solid, which is equal to 2.67. So, for letter A, we are asked here to solve the dry unit weight, no? So, yung gamma dry, yung pinapasolve na sa atin sa letter A. So, in solving for gamma dry, definitely, ang general formula kasi natin dito is just W sub S over the total volume, which is hindi siya given sa problem. So, baka ang pwede natin gamitin dito is yung derived formula for gamma dry, which is yung G sub S, G sub S times gamma water over 1 plus E. Where in here, wala tayong problema sa G sub S, meron tayong G sub S. Tama, given yan, gamma water constant naman yan. If it's kilonewton per meter cube, that is 9.81. So, yung E yung problema natin. So, yung E natin, actually, merong binigay na porosity dito. Tama, so, merong direct relationship ang E at saka porosity. Ang E equal siya sa, N over 1 minus N. So, we can directly solve for E since meron tayong N. So, gawin natin, ang E natin ay 0.4 over 1 minus 0.4. So, kung i-input natin to sa calculator, okay, so this is 0.4 over 1 minus 0.4. So, we can solve for the void ratio. Void ratio yung E, no? So, 0.6667 actually, no? Yung ano natin dito, yung value for E. So, sulat natin, 0.66667 na yung void ratio natin. So, pwede natin isolve, i-store na lang natin itong value nung natin, void ratio, store natin siya sa A. Alright, para diretso natin siyang gagamitin. So, natin, gawin na natin, solve na natin yung gamma dry. So, meron tayong gamma dry, equal siya sa G sub S na 2.67, unit weight ng water, 9.81, if it's in kilonewton. Yun din yung kailangan natin, kilonewton per cubic meter. Over 1 plus yung na-solve natin na E, 0.66667. So, natin, let's input this in the calculator. So, this will be 2.67 times 9.81 divided by 1 plus, tas yung in-store na lang natin sa A, no, yun yung void ratio natin. So, ang lumalabas dito class ay 15.716. So, this is in kilonewton per meter cube. So, ito na yung sagot for letter A, gamma dry. For letter B, we are asked to solve the void ratio, which is, na-solve na pala natin. No, so, ito na, pwede na natin to i-box. No, ito pala yung B natin. Yung A natin, gamma dry. Eh. So, ito yun. No? Alright, and then lastly, water content in percent. So, for the water content, this is basic lang naman kung water content yung hinahanap natin. Since meron tayong moist unit weight, at meron na tayo na solve na gamma dry, so pwede na natin gamitin yan, no? Na yung moist unit weight kasi equal siya sa gamma dry times 1 plus water content. So, substitute na lang natin, no? So, 17.7, tas yung gamma dry natin, 15.716 times 1 plus W. So, pwede nating masolve yung W. Input natin sa calculator. So, yung gamma dry natin na na-input kanina sa calculator, i-store na lang natin sa B, no? Okay. So, this is 17.7 is equal to 15.716.
1.7, hindi pala, naka-store pala to, naka-store to sa B. So, 1 plus alpha x, shape solve natin. Alright, so yung lalabas dito ay, ayan, 0.12627. 0.12627. So, sabi sa problem, it should be in percent, ha? So, gawin natin percent, times lang natin yan by 100. So, 12.627%. So, ito na yung sagot. No, so, medyo basic lang ito. Kayang-kaya mo ito, class. Alright. So, class, for this problem, meron pa tayong follow-up question dito. So, this follow-up question, ano to ha, continuation lang ito ng problem. So, kung ano yung mga given natin dito sa sinolve natin na problem. Aha, nagkakagulo. Itong sinolve natin na problem na to, yung mga nakuha natin dito at yung given dito, okay, gagamitin natin yan dito sa follow-up question. Dito kasi sa follow-up question, lagay lang natin. No, sabi dito, for a 0.46 kilonewton total weight of the soil, determine the various quantities of the phase diagram shown in the figure. Ito yung figure no, na binabanggit. Pero ang ano lang, sa solve lang natin is ito, no? So, for letter D, yan ay W sub W or weight ng water. E naman ay total volume. And then for F, yan ay V sub S or volume ng soil solid. So, lagay lang natin dito na may karagdagan nga tayong given na W. So, yung W or total weight natin ay 0.46 kilonewton. Alright, so ano yung gagawin natin para ma-solve natin yung letter D? So, unahin natin yung letter D. Okay, yung letter D natin, weight ng water. So, paano natin ito makukuha? So, isip ka, saan ba natin pwedeng makuha ang weight ng water? Dun sa mga general formulas natin. No? So, meron tayo actually formula na total weight equal siya sa weight ng water plus weight ng soil solid. So, pwede din ito. No? Ano pa ba? Baka meron pang mas simple. Saan ba involve ang weight ng water? Sa water content, actually, tama, meron tayong water content equal to W sub W over W sub S. Ano pa ba? Baka may naiisip ka pa. And as you can see dito sa dalawa na to, na general formula na naisip natin, no, kung saan pwede natin makuha yung W sub W, kailangan natin pareho makuha yung W sub S. Tama? So, yan ang goal natin. Kailangan natin makuha yung W sub S. Kasi kung ito yung gagamitin naman pala natin, no, meron naman tayong total weight na given na 0.46 kilonewton. Kung ito naman, water content, pwede din kasi sinolve naman natin yan kanina. Tama? So, either of these two, pwede natin gamitin. No? So, ang goal natin, makuha natin yung W sub S. So, saan ba natin pwede makuha yung W sub S? Kasi yun yung problema natin, no? W sub S. Saan kaya? No? So, yung W sub S, pwede natin kunin actually sa ano din? Saan nga ba natin to pwede kunin? No? Yung W sub S natin. Alright, so, pwede kang mag-isip, class, no? Saan natin pwedeng makuha? So, class, meron tayong gamma dry, eh. Diba? Na na-compute. Tama? So, ang general formula for gamma dry ay W sub S over the total volume. Kaya lang ang problema, wala tayong total volume. Pero, baka pwede nating masolve yung total volume. Tama? So, class, meron tayong total weight na given, eh. Tama? Ito, oh. Diba? Tapos, total volume yung hinahanap natin. Eh, diba, yung total weight over the total volume, di ba yun yung moist unit weight? Tama, moist unit weight yun, class. So, kung moist unit weight yun, ang maganda doon, class, given yung moist unit weight, ito o, 17.7. Tama, so pwede pala natin yan gamitin. So, gamitin natin. So, yung moist unit weight natin, which is equal to 17.7, yan ay total weight over the total volume. So, ito ay 17.7 kilonewton, yan ha, per, ay naka, kilonewton per meter cube yan. Okay, so equal yan sa, yung total weight natin ay 0.46 kilonewton, take note, naka-kilonewton yan, over the total volume. So, pwede nating masolve yung total volume. So, this will just be, kung ika-calculator natin ito, sige, so this will just be 0.46 divided by 17.7. So, ang lalabas dito will be the volume. Alrighty. Yan ay 0.0 ano yun, class 2, 5, 9,
989. So, ito ay kilonewton per meter cube. Ito ay kilonewton. So, yung volume natin, obviously, meter cube. No? So, yun yung total volume. So, once na makuha na natin yung total volume, pwede natin class makuha yung W sub S. No, mula dun sa gamma dry. So, yung gamma dry kasi, equal siya sa W sub S over the total volume. May total volume na tayo. May gamma dry din tayo. Yung nasolve natin na gamma dry kanina, yan ay 15.716. No? Pero nakastore yan ha dun sa calculator natin. Okay. It's equal to W sub S over yung total volume natin ito. Pero i-store din siguro natin to sa calculator natin. No? Para makuha, para ano lang. Makuha natin lahat ng decimal places. Okay. So, kanina, in-store natin yung gamma dry sa B, no? Ngayon, na-store natin tong total volume natin sa C. Ayan. So, naka-store na siya sa C. So, try na natin, no? So, ang mangyari, yung gamma dry natin na 15.716, naka-store siya sa B. Tama? Tapos, times yung total volume natin, which is naka-store sa C. So, para ma-solve natin yung W sub S. So, ito na yung W sub S natin. So, this is 0.843. So, W sub S yan. So, weight yan. Malaking W yan, ha? So, yan ay kilonewton. So, ito na yung W sub S. So, ito na. Pwede na nating makuha class yung W sub W kasi may W sub S na tayo. So, balik tayo dito. Alright? So, ang gamitin na lang natin siguro ito, no? So, pwede mo rin gamitin to, no? Pang-check, no? Itong ikalawa, yung water content, no? Pang-check. Pero, ito na lang. So, total weight natin 0.46. Tapos, yung W sub W, yun yung hinahanap natin. W sub S natin 0.843 kilonewton. No? So, we can solve for W sub W. So, siguro, para kompleto din tayo, i-store din natin tong value ng W sub S natin sa D. Okay? So, bali ang mangyayari class, yung W sub W natin, okay, yung W sub W natin will just be 0.46 minus 0.4843. Tama. So, 0.46 minus yung in-store natin sa D. So, ilan yan? significant figure. So, yan na. Weight ng water natin ay 0.051571 kilonewton. Box mo na. Yan ay weight ng water na hinahanap sa letter D. So, para naman dun sa letter E, ang hinahanap is yung total volume. Actually, nasolve na natin yung total volume. So, ito na actually, no? Box mo na din to. So, ito ay letter E. And then, para dun sa letter F, kailangan natin yung V sub S. So, saan natin pwedeng makuha yung V sub S? So, isip ka, ano ba yung mga general formulas natin na involve yung V sub S? So, maaring pwede dun sa total volume, tama yung total volume natin, volume ng voids plus V sub S. Kaya lang, kailangan pa natin isolve yung V sub V rather. No, saan pa ba pwede? Sa void ratio, baka pwede dyan. Diba ang void ratio natin, volume ng voids over volume ng soil solid. Kaya lang, same din ito, kailangan natin yung V sub V. Tama? Ano pa ba? Plus, diba, naalala mo rin yung sa G sub S, meron tayong general formula for G sub S na W sub S yan over V sub S times gamma water. Tama? So, in this case, meron na tayong W sub S. Meron din tayong given na G sub S. Tama? Ayan, no? Balikan natin yung problem. Ayan, no? Meron tayong G sub S na 2.67. So, pwede natin yun gamitin. Tama? So, may G sub S tayo. Meron tayong W sub S. Meron tayong constant naman for unit weight ng water. So, pwede nating masolve directly yung V sub S. No? So, ito nalang gamitin natin. So, yung G sub S natin ay 2.67
yung W sub S natin ay 0. Point, ah, no, 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 no. Ito, to, ito pala. 0.40843 divided by yung V sub S natin, yan yung unknown, tas unit weight ng water natin ay 9.81. Ayan. So, solving for V sub S, it will just be 0.40843 divided by 2.67 times 9.81. Tama. Okay. So, solving for V sub S, yan natin sa calculator. Nakalimutan ko na ako sa natin in-store yung mga in-store natin. Sige, yan na lang mismo yung i-ano natin. Input natin. So, 0.483. So, mako-cross multiply kasi yung 2.67 at V sub S, ha? So, it will become 2.67 times 9.81. So, ang lalabas ay 0.015593. No? So, sulat natin 0.015593. So, V sub S ito, volume, meter cube ito, ha? 9.81 kilonewton per meter cube yung ginamit natin eh. So, meter cube yung volume. Ako, so ito na yung nahanap na V sub S sa letter F. Alright. So, yan na class yung mga sagot sa problems na ito for letter A, for letter B, and for letter D, at saka F. Alright.